Guys, samahan niyo ako magluluto ng hipon, sinigang na hipon with kalamansi. So, yan, magluluto tayo. Ito yung aking mga kailanganin. So, kailangan natin ng hipon, ayan, kalamansi, kamatis, sibuyas, yan, at saka noir sinigang. Then, ang ilalagay natin is talbos ng kamote. So, ayan. Ayan guys, start na tayo. So, ayan. Ang gawin natin, ayan, lagay na natin yung ating hipon. Ayan. Dito, hipon muna yung ating lutuin. So, anuhin natin siya. Patuyuan lang natin siya. Iba-brown lang natin. So, ayan na. So, ayan na. Ano na siya? Tuyo na. Ganun lang siya talaga kadali. Ayan. Tuyo. Pag tuyo na siya, nilalagyan ko yan siya ng konting mantika para ma-fry siya ng konti. Kunting-kunti lang. Parang, anuhan mo lang, kunting-kunti lang. Ayan, kunti lang. Kasi, pwede kasi, pagkatapos nito, pwede na siyang ulamin. Ayan, pwedeng hindi lahat isama sa pagsigang. So, ito pa lang, ulam na. So, itong niluluto ko ay double purpose. Ayan. Guys, okay na siya. Brown na siya. Ayan. I-set aside na natin siya. Alisin natin siya. Ayan. Alisin na natin siya. Ayan. Luto na siya. Oh, yummy! Ayan. I-set aside natin siya. So, iwanan natin yung ating kawali. Ay, na ulit tayo ng ating mantika panggisa. Konting mantika. Ito rin yung ating lulutuan. Hindi natin huhugasan yung kawali. Kasi alam nyo kung bakit? Anong sekreto sa sarap? Kasi lahat na lasa ng hipon, nandito siya. Yan, yan. Siya yung magpapakulay ng ating sabaw mamaya. So, mainit na siya. Lagay na natin ang ating maricados. Ayan. Then, next na natin yung ang ating sibuyas. So, basic, gisa-gisa lang. Next na natin yung ating kamatis. Ayan. Kamatis, medyo nilaki-lakihan ko na iwa para nakikita siya. Mas maganda kasi na ano. So, okay na siya. Lagay na tayo ng sabaw. Depende sa daming sabaw na gusto natin. O, antayin na lang natin na kumulo. Then, naglalagay ako ng nor cubes na shrimp. Yan, kasi hipon siya. Yan, shrimp. Naglalagay talaga ako. To complete the taste. Yan. Yan. Ang ganda ng kulay ng sabaw. Yan. Kumulo na siya. So, pag ganyan, kumulo na. Next na ilalagay natin, ilalagay na natin ang ating hipon. Ayan, yung ayan. So, nandyan na yung ating hipon. Maglagay tayo ng sili. Crack ang nilalagay ko. Then, ilagay na rin natin yung ating kalamansi. So, ito yung kalamansi. Ano to? 5 peraso ay 6. So, pigain lang natin. Ayan. Ito yung ating panimpla talaga. Kalamansi. Siya yung mag-aalis ng langsa ng ating hipon. Ayan. Then, isunod na natin ang ating talbos ng kamote. So, ito talaga. Ito talaga pinaka-favorite ko. Ayan. Sobrang nagdadala ng sarap. So, yan na. Ang ating talbos ng kamote. Kunting asin. Kasi iba pa rin naman. Kahit may nor cubes yan, kailangan pa rin nating maglagay ng dagdag panimpla pa. Ayan. Panimpla pa rin natin ang nor sinigang. So, maliit lang siya kasi nga malasa na siya, maasim na siya dahil merong kalamansi. So, to complete the taste,
ito yung pangkompleto niya. Ang North Sinigang na original. Ayan siya. Hindi natin anuhin kung ubusin ba o hindi. So, anuhin lang natin, tansyahin natin na makukuha natin yung tamang asim. Asim pa, konti. Lang mo, konti na lang kailangan natin. Yung isang sachet nga na maliit, hindi na natin pwedeng ubusin kasi maasim na siya. That's it. Luto na siya. Yehe! Thank you guys sa pagsama nyo sa aking munting ulam. Simpleng ulam na napakasarap. Thank you guys!